Davao City Police Chief, 3 beses na pinalitan sa loob lamang ng isang araw. PNP nilinaw na wala itong bahid ng politika. Nilinaw ng Philippine National Police na walang bahid ng politika ang ginawang reassignments sa Davao City Police Office o DCPO. Matatanda ang kamakailan lang, nagkaroon ng magkakasunod na palitan ng hepe sa City Police Office ng lungsod sa loob lamang ng isang araw. Ano nga ba ang buong kwento sa pangyayaring ito? Tara, alamin natin. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi 3 beses na pinalitan ang hepe sa DCPO sa loob ng 24 na oras. Unang itinalaga si Colonel Lito Patay upang magsilbing officer in charge sa DCPO. Habang nagsasagawa ng command conference, nakatanggap siya ng balita na sinibak na siya sa posisyon. Tumagal lamang siya ng 4 oras at 38 minuto. Agad siyang pinalitan ni Colonel Sherwin Butil, dating head ng Police Regional Office o PRO 11 Information and Communications Technology Management Division. Ngunit bago maupo sa kanyang pwesto, bigla siyang sinabihan tungkol sa paghirang kay Colonel Hansel Marantan bilang bagong acting DCPO director. Ilang araw lamang bago ito mangyari, 19 na station commanders ng Pro 11 ang inalis sa pwesto na siyang kinundina ni Mayor Baste Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, walang anumang kakaiba sa nangyaring pagtatalaga ng 3 opisyal sa iisang araw. Anya, nangyayari rin ito sa PNP unit. Pinayuhan niya ang publiko na huwag ikonekta ang naturang insidente sa anumang sitwasyon sa politika. Dagdag pa ng PNP spokesperson, walang ibang dahilan sa pagkakatalaga sa pwesto ni Colonel Marantan bilang acting DCPO director bukod sa kalidad at kwalifikasyon nito. Ngunit ikaw, ano ang masasabi mo sa serye ng reassignment sa Davao City Police Office? DWIZ Research Report. Report.